Konnichiwa desu niño. A direct distributor of Lifestyle Stage, a direct oral organ, an earth of enthusiast. So, bago natin simulan ang panibagong episode dito sa remake, ilang shoutouts na naman ang ilalatala natin sa screen. So, you know what to do. Sit back, relax, and enjoy the show. God bless. Giving a shoutout. So, ano pa ba iniintay natin? Simulan na natin ang panibagong episode natin dito sa remake na to, season 1. So, on the interval 16 of Ninja's Revenge Remake, season 1, known as an act of oppression. Yun. So, yun naman. Bakit? Naisip akong bigyan ng title na ito, mga nakakapopresyon na yan. Bakit kaan nyo? May mga ilan sa mga nangyayari dito sa lugar natin sa mundo na kung saan ang isang tao ay hindi naiiwasan na mausig, siraan, insultuhin, at kung anong klaseng oppression ang ginagawa sa kapwa nila, which is napakalaking kamalian ang ginagawa nila sa kapwa nila. At napakalaking kasalanan din. Hindi lang sa kapwa tao, kundi sa Panginoon. So, sinik ko na rin pala sa ano natin, sa superbook natin, about dito sa oppression na to, na naalagay, dalawang talata ng Biblia ang isi-share natin, which is Kawikaan 14, versikulo 31 hanggang 33, at Ecclesiastes 4, versikulo 1. So, unahin muna natin ang Kawikaan na 14, versikulo 31 hanggang 33. So, ito, isa-isay natin at i-elaborate ko rin sa inyo na maayos to. So, ito, ang nang-aapi ng may hirap ay hinahamak ang Diyos na lumikha sa kanila. Ngunit, ang nahahabal sa may hirap ay pinararangalan ang Diyos. Totoo yun. Totoo yun yung sinasabi natin na pinararangalan natin ang mga... Basta, pinararangalan ng nila ang Diyos kapag naging mahabagin sila sa mga mahihirap, sa mga bagay na nakikita sa mundo na to at kung saan pa man. At sabihin man natin, medyo may awareness din sa lahat ng mga mahihirap sa nakikita natin. At hindi lang yan. Tinutulungan din at binibigyan din ng reward ng Diyos ang mga taong mahabagin sa mga mahihirap. Pero sa kaso ng mga nangyayari dito sa salibutan ito, ay may mga mata probre, mga nang uusig, at mga pangahamak sa apa, yan ang hindi talaga papalarin ng Panginoon sa kanila. Hindi sila bibigyan ng pagpapala. Baka naman, baka siguro, pwede, bibigyan ka pa rin ng pagpapala. Ayun, literal na hampasin ng pala sa mukha mo. Ayan, nakita mo sa screen kung paano binigyan ng literal na pagpapala. Okay, tuloy na tayo sa talata ng Biblia. Kanina, 31, ito 32, ito. Mapapahamak ang masama, ulitin natin. Mapapahamak ang masama dahil sa kanyang masamang gawain, ngunit ang mga matuwid ay iingatan dahil sa kanilang pagkamaayos. So, ibig sabihin, ang mga tao na mahilig gumawa ng hindi maganda sa kapwa, gumawa ng kasamaan, or so on and so forth, ay
hindi talaga makakaligtas sa galit ng Panginoon dahil sa ginagawa nilang mga hamak sa apa at kung ano-ano man ng mga ginagawang hindi maganda sa kanila. Di ba? Tama ba ako, mali sila? So, ibig sabihin, ang mga gawain ng masama ay talagang mauuwi sa matinding kapahamakan. Lalo pa pag ginawa mo sa kapwa mo, lalo pa pag matindi ang galit sa'yo, sisira mo. Have you really forgotten? Baka may karma yung ginagawa, may karma pa din ang balik sa'yo. Mas matindi pa sa taong ginawa mo na yan. Oh. At huwag kang mag-alala, kapag ikaw naman ay naging matuwid ka sa apwa mo, uniform or not, magiging mabait din ang Panginoon sa iyo eh. Maiingatan ka pa rin dahil sa pagiging maka-Diyos mo. Sa hindi lang sa ano, hindi lang sa apa, yung pagiging mabait ka, iniingatan mo rin ang pagiging maka-Diyos mo. At wag natin sisirain ang ating kahalalan tungkol dyan sa mga bagay na yan. Agreed? Good. Next is, ayan, talata, ano, mga nasa 33 na ata, eto, tama, 33, eto. Sao pa rin ang Kawikaan 14, 31 to 33. Ayan. Yun. Talata 33 naman, eto. Ang karunungan ay nasa isip ng taong may pangunawa. Ngunit, ang mangmang ay walang nalalaman kahit anong tungkol sa karunungan. Ayan. Gusto ko ipaniwala ko sa inyo, ipamukha sa inyo ang ilang kasalitan yan. Na kahit na lahat ng karunungan ay bawat karunungan natin binigyan ng Panginoon yan. Pero hindi pa rin niya magiging lisensya para magdikin ka ng kapwa mo at gamitin ito sa hindi maganda o hindi wasto pamamaraan na para maapang-oppress ka na, maapang-usig ka ng kapwa mo, maapang-persecute ka at maapang-gawa ka na hindi maganda by the terms of physical, emotional, psychological, financial at kung ano-ano pa. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao na may taglay ng karunungan, tama, kailangan din kasi unawain din. Kagaya na siya sabi ko lang sa vlog, unawain din natin ang bawat konteksto dito at wag sana tayo manghuhusga agad. Intindihin din naman lahat ang mga bagay ng mga nangyayari sa mundong inanim na to at pati na rin sa apa mo. Hindi yung mga putok sa buong pindeo kayo. Gusto nyo nangalap, kawawa lang kayo pag pinatulak ko pa sa segment na to eh. So sa kahit saan angulo, pangit pa rin ang ginagawa mo na gagamitin mo ang karunungan mo lalo sa kasamaan mo, gagamitin mo sa kalokohan mo. Aba, unang-unang magagayat sa iyo ang Panginoon na nasa langit na nagbigay sa iyo ang talent mo na yan. So, if I were you, use your knowledge wisely. Because, alam mo naman siguro ang ibig sabihin nito, alam mo kapatid? Ayan, too much knowledge is dangerous. Kaya bago nyo gawin ang, bago kayo magkawa ng mga bagay na mag-o-oppress kayo ng kapwa nyo, kahit saan o kahit sino pa man dito, uulitin ko sa'yo, tamaan sana kayo ng kidlat bago nyo subukan na sirain ang buhay ng taong ito at kahit na sino pa sa sanlibutan na to na sumisikap na mubuhay ng mabuti. Uulitin ko, tamaan sana kayo ng kidlat bago nyo sirain ang buhay ng taong ito. Yun. So, tapos na tayo dito sa Kawikaan 14, 31 to 33 na verses. Ayan. Ngayon, isusundin na natin ang ating pangalawang talata ng Biblia, which is Ecclesiastes
4 verse 1. NLT, ika nga. Yung isa naman, Tagalog, ano eh, kumbaga, TCB yun eh, yung una sa kawikan. Ito naman, NLT. So, Ecclesiastes 4 verse 1, na ang sabi dito, ayan, nasa screen. Again, I observe all the oppression that takes place under the sun. I saw the tears of the oppressed, with no one to comfort them. The oppressors have great power, and their victims are helpless. Ayan. Bakit kanyo? Kitang-kita kayo ng Panginoon sa langit, o sabihin natin, nakikita ng Diyos ang mga tao na inusig talaga. As in talaga, kitang-kita talaga ng Panginoon. Plain view. Mula sa langit. Dahil kitang-kita niya lahat ng mga ginagawa ng mga masamang tao na to. Na talagang ino-oppress nila ang kanilang mga kapwa. At ginagawa na hindi maganda at pagsasalita na hindi maganda. Na yung mga sipsip, mga sursun, yung mga naninira, aba, hindi pa rin maganda sa paningin ng mga yan. Dahil alam mo kung bakit? Hindi pa rin. Lalo pa yung mga kapwa natin dito sa mundo ilalim na to. Kung kayo, kung maaligtas man kayo sa mata ng tao dito, tandaan nyo, ayun no, may naantabay sa'yo sa taas, ang ama, na nasa langit. Which is, hindi kayo makakaligtas dyan sa paningin ng Panginoon. Kung siya, kagaya na sinasabi ko lagi sa vlog, kung sinasabi nyo, kung meron CCTV ang sanlibutan na to, kung makapangyarihan daw ang CCTV ng mga taga sanlibutan na to, by the terms of the technology or so forth, baka nakakalimutan nyo, mas malakas ang kapangyarihan ng CCTV ng Panginoon sa langit. Kahit saan kayo magtago, kitang-kita nyo lahat ng mga kasamang ginagawa nyo sa apa nyo. Agreed? Good. So, ang gagawin na lang natin ito, meron na pala ako isi-share na video dito na kung saan ay galing ito kay Karex Kayanon na usually na ipi-play ko dito. So, basta, ipi-play na natin ang video at bibigyan ko kayo ng bawat explanation sa lahat ng mga sinabi niya. So, ipi-play natin ang video. Okay, panoorin. Gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. At meron lang hong nag-send doon sa amin, di ba tang ABS-CBN lamang, di ba? Na magpapatunay na lahat ng lumalaban po sa Iglesia ni Cristo ay nawala. Kumbaga halos lahat ng lumaban. Di ba kung natatandaan nyo, sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ang Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasawo siya ng batas noong panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat doon ng relihiyon, mga kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung Protestante ay mawawala daw ho, kumbaga di ba't namatay nun si Ramon Magsaysay dahil ho doon sa plane crash. Sinikap ni Corazon Aquino, kasama ho niya, kung di ako nagkakamali, yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin ang INC na para ang gusto nilang kubkubin ho yung central at gawin ho nilang bagong Malacanang at gawin hong templo. Di ba't pinagnanasahang gawin hong basilika? Namatay ho doon si Corazon Aquino sa sakit na colon cancer, kung natatandaan nyo. Gayun din ho, namatay din ho doon si Jaime Cardinal Sin dahil ho doon sa malalang sakit. Habang papauwi naman ho, galing ho sa taping, di ba't may nagpauso na isang director? Hindi ko lang ho ma-recall kung sinong director ho yun. Ayun, si Wen Deramas. Di ba nagpauso siya sa social media na may halong panlalay, kumbaga kinukot siya ho niya laban ho dun sa INC kaya sinananaginip daw ho siya kagabi na yung kanya napanaginipan, mga kaibigan, ay umulan daw ho ng dinuguan at nagtakbuhan. Di ba yung mga kapatid ho na iglesia?
at namatay ho doon si Wen de Ramas. Adon ho sa sakit ho sa puso. Nakipagtulungan din ho dyan yung dating senador na si Laila de Lima. Kung natatandaan nyo, nagkaroon ho ng paksyon o kaguluhan. Adyan ho sa INC. Nakipagtulungan ho doon si Laila de Lima sa mga natiwalag ho na INC para ho pabagsakin yung pamamahala ng INC o yung Iglesia ni Cristo at ipinakulong ho ito, di ba? Ngunit, dun ho sa kasamaang palad, si Laila de Lima po yung nakulong, di ba? Sa layuning pabagsakin po, Iglesia ni Cristo, gumawa po sila ng katha at saka bias na pagbabalita ang ABS-CBN upang mapaniwala ho nila, di ba, ang tao laban ho sa INC. Sa kasamaang palad, nag-shutdown ang ABS-CBN. Alam nyo, marami na hong nagtangka na gumiba ho sa INC. Lahat ho sila, hindi ho nanalo. Diba? Huwag nyo hong gigisingin yung higanting natutulog. Ito pong Iglesia ni Cristo. Natatandaan ko, sa isang Twitter account, may ipinuso doon si dating Senate President JPE. Yung dating senador na si Enrile. Diba? Kung gusto nyo nga... Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. Di ba? Halos lahat ho yan, hindi ho sila nagtagumpay. Kasi yung pagkakaisa ho ng INC. Di ba sabi ko nga sa inyo, nung panahon ho ng pandemic, kami mismo saksing buhay, bakit kamo? Kung bagay, ginober ho namin yun, nilabas ko sa aking news column, yung linghap sa mamamayan, nagdo-donate ho sila sa mga bawat LGU. Yun po ang misyon ng INC. O ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung lahat na nagtangka, nagibain, lahat to sila. Hindi. Yun. Hi guys. Oh, shout out pala. Ay, Maika Dumigan. Ha? Maika Dumigan. Maika. Dumigan. Ayan, shout out sa atin. Shout out sa atin. Kay Maika Dumigan. Oh. Idagdag ko na lang yung krus para sigurado. Okay. Ngayon, nasaksihan din natin ang ipinalabas sa video na sa balita na target on air ni Karis Kayanon. Awat naman dito sa patimpalak na kung gusto mong guloyin ang buhay mo, guloyin mo ang Iglesia ni Cristo. So yun ang sabi dito sa patimpalak ng ating kapatid na Rex Kayanon, isang announcer sa palabas na Target on Air. I-share natin kung ano mga may mga ilan sa mga individual dito na sinubukan pabagsakin. Eto, isa-isahin natin dito para malaman natin. Ayan, ipapaliwanag ko sa iyo. Unahin natin yung dati president si Ramon Magsaysay na sinabi dito sa news column ni Carex. Nagpasa daw na ito na batas na tanging Katoliko lamang daw ang ititira niya dito sa bansa Pilipinas. So ano, sinubukan niyang pabagsakin ang iba pang reliyon gaya ng INC. Ano nangyari? Ayun, sabi nga ni Carex, kaya ano, namatay sa plane crash. Sumunod, ngayon, yung si Corazon Aquino nga, yung dating president natin dito, at isa pang pare na nagngangalang Jaime Cardinal Sin. Anong ginawa ng mga to? Sinubukan niyang pabagsakin ang INC sa pamamaraan ng pag-invade sa Central at gawin itong bagong malaanyan. At yung templo naman pinagnanasaan na gawing basilika. So ano nangyari sa dalawa? First, si Cory Aquino namatay din sa sakit na colon cancer. And then, sumunod naman nito si Jaime Cardinal Sin naman namatay din dahil sa malalasakit. O, sino pa ba yung mga susunod dito? Ayan. Yung director na si Wen de Ramas. Ayan. Kagagaling, itong director na to, kagagaling daw ng taping. Ayun. Tapos, nag-post pa daw ito sa social media na kung saan daw may halo pang-o-opres sa pang-iisulto din, pang-uusig din sa mga ano, na sinasabi niya sa social media na naging nalaginip daw na umulan daw ng dinuguan at nagtakbuhan daw yung mga kapatid. So, ano nangyari sa kanya? Ano man kaya nangyari sa kanya? O, di ba karma? Si De Ramas ay namatay dahil sa atake sa puso.
Oh, nakita nyo rin kung ano mga nangyayari sa mga manunulisa. Binabalik na sa kanila ang ginagawa nila. Di ba? Yan ang tiyatawag na turning tables sa mga bagay na ginawa ng mga individuals na to. Ngayon, eto naman si Laila De Lima na dati senador. Eto pa. Eto pa isa. Si, alam mo anong ginawa nito ni dati senador Laila De Lima? Eto. Gumawa ng faction ng kaguluhan laban sa ANC. So, paano nangyari? Naipag-collaborate pa daw siya. As in, naipag-collaborate nga talaga siya sa mga natiwalag na miyembro. At para pabalsain ang pamamahala. At ano, para ipakulong daw. At, pero sa imbis na nangyari, ano nangyari? Si Laila De Lima ang nakulong. O, kita mo, karma. Karma nangyari. Diba? Yan ang masakit na turning tables. Kapag may ginawa ka hindi maganda sa apa mo, ayun, ang boltada sa inyo matindi. Kagaya niyan. At dahil lang, at alam mo, may ginawa pa si, ano eh, may ginawa pa si De Lima dito eh, na talagang may ginawa na talagang napa-agrosam na bagay. Dahil dito, eto, kahit ako na dito, gumawa siya ng isang katha o talagang bias na pamamahayag sa ABS-CBN para mapaniwala ang taong bayan. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Sa kasamaang palad, nag-shutdown ang ABS-CBN. Aba, parang may naalala ko dito, yung may sinabi din si Vice Ganda tungkol doon kay Pastor Apollo C. Iboloy na tinungayon din ni Vice Ganda. Alam mo siya sabi? Na ang sabi dito? Kung yung lindol daw niya napahinto, paano kayo mapapahinto ang probinsyano? Sabi niya. Alam mo anong sinagot niya? Tinungayon pa si Pastor Iboloy ni Vice Ganda dahil sa salita niyan. O sige nga, pahintoy mo nga yung probinsyano. Ito naman ang sagot ni Pastor Apollo Iboloy na sinabi, baka hindi lang ang probinsyano ang magsha-shutdown, kundi baka mag-shutdown din ang ABS-CBN. So nangyari nga, talaga na-shutdown nga ang ABS-CBN. Dahil sa mga ginagawa niyong panunungayon, pagbibigay ng mga bias na pamamalita niyo, kumbaga, binabaliktad niyo ang katotohanan. Kaya, ayaw na ayaw ng Panginoon ang mga tao na mahilig mag-offer sa kapwa, panunungayaw, by the terms of using social media, tapos yung mga balita sa ano, para mapaniwala yung taong bayan, gagamitin lahat ng mga bagay para lang magawa na hindi maganda sa kapwa. So, ibig sabihin, marami pa rin na sumubo na i-persecute ang mga kapatid o pabagsakin ang INC. Pero, ano nangyari? Hindi sila nagtagumpay. Sabi, ayon doon kay Karis Kayanon. Dahil hindi sila nagtagumpay dahil sa kasama nila. So, there's an old saying na kayo, wag ninyong gigisingin ang natutulog na higante. Which is, na Iglesia ni Cristo. Wag nilang susubukan na gisingin ang natutulog na higante. Kaya mamalasin kayo yan. Karma ang mangyayari sa inyo yan. At isa pa, si dati senator Juan Ponce Enrile na nag-celebrate ng ika-isandaang araw niya o centenario. Sabihin natin centenarian, nasa pala si dati senator Juan Ponce Enrile. Ay, nasa picture. So, belated happy birthday, JPE. At siya na rin ang nag-post dito sa Twitter account ng Tatak. Ayan. Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. Ayan. Si Juan Ponce Enrile ang nag-post sa Twitter account na yan na nag-celebrate ng ikaw 100 years old sa araw ng Valentine's Day. So, ibig sabihin dito sa mga segments na pinaliwala ko sa mga individuals, kayo,
yung mga kayo mga mahilig na mga oppress sa kapwa, mang gumagawa kayo ng matinding oppression sa kahit na sino diyan sa mundong ito, sa loob at labas ng trabaho ng ito, at kung saan-saan pa mang mga areas na ginagawa nyo, mga hamak kayo ng mga mahihirap na ikomo nasa mataas sa katungkulan kayo, at kung ano, no? Huwag nyong gagawin. Kaya kung susubukan nyo rin na i-oppress nyo kahit na kahit na sino dyan, sabihin ko sa'yo, utak mo na yan, kasing kitid lamang ng hibla ng buhok o ng molecule ang pag-iisip mo. In other words, utak mo may ubo. Bago tayo mag-end dito sa vlog na to, kagaya na sinabi ko dito sa kawika kanina, ang nang-aapi na mahihirap ay hinahamak ang Diyos na lumikha sa kanila. Ngunit ang nahahabag sa mga mahihirap ay pinangangaralan ng Diyos. Dapat hindi kayo nangahamak ng kapwa ninyo. Lalo-lalo pa, ipe-persecute nyo sila, inuusig nyo sila. Eto, tatanda mo, hindi pa rin maganda ang gagawin mo na mag-o-oppress ka ng kapwa mo. At lalo-lalo na sa paggawa ng hindi maganda sa apa mo, talagang matinding kapahamakan ang darating sa'yo at matinding karma ang aabuti mo ng buong buhay mo pag hindi mo tinigilan ang paggawa mo ng hindi maganda sa apa mo. So, okay ba tayo dyan? Alright. So, this has been the act of oppression that I have been tackled on this segment. So, we had to end this vlog for now. This is Nino, a direct distributor of Lifestyles PH, a denatured alcohol gun, an airsoft enthusiast. So, like, share, and subscribe sa lahat ng mga panibago natin mga videos dito sa Nino Streamer. Anything and everything. So, bago tayo mag-end, special shoutout pala Bangkano Racing Team, Labat-iba ni Saddam, Sagunia Aling Bebang, at taga-balot ng lumpia sa labas kina James. So, sit back, relax, and enjoy the show. See you around. God bless. Hindi ko rin napansin eh. Dapat hindi ako naging manhid sa damdamin nyo. Hindi! Okay lang sa amin! Wag mo na lang kaming intindihin. Kaya naman. Baka gusto nyo nang gumanti sa akin ngayon. Yeah! Eto, libre-libre. Nakabaladra ng mukha ko. Sige na! Para naman matupad ang pangarap nyo. Amazing di ako lalit eh.
Thank you.